dito naman tayo ngayon sa isang OFW investment story. Nag-invest, mga nag-invest sa aqua negosyo, tilapia, aquaculture. Ikukwento po yan ng executive director natin na si Annalyn, ano nga ba? Buntilaw. Si Annalyn Buntilaw. Siya po ang kukwento niyan sa atin ngayon. So Annalyn, ano nga ba itong kwento nitong sa aquaculture na ito? Okay, good evening po, Sir V. And good evening po sa ating mga kanegosyo at kasosyo na nanonood sa atin ngayon. So, ito po ay isang kwento, actual story po ito, no, ng mga kasama po nating OFWs from Dubai and from Singapore. So, kung doon po sa mga hindi familiar kung ano ba yung tilapia aquaculture, so ito po yung actual na itsura ng mga cages or fish. Hindi na daw kasi fish pens ngayon eh. Cages siya na situated sa Laguna de Bay. So particularly siya ay sa Talim Island, Binangonan, Rizal. So yung investment po ng mga kasama nating OFW, dito po yung mismo situation ng company. So paano ba ito nangyari, no? Kasi sa mga kasama po nating OFW sa ibang bansa, marami po talagang pumupunta para mag-engage sa mga iba't ibang investment. So ito po, they promoted the company. Ang mangyayari is a profit sharing po siya. 60% goes to the investor and 40% goes to the company. So hati yan. Gross po yun. Ano, kakaltasin pa po yung mga gastos after. So ganito po yung mga invitations nila. Habang nag-harvest ng tilapia, live via Skype. Okay? So para makikita nyo, kung sakaling namang nasa ibang bansa kayo, kasi syempre challenge po yan sa mga OFW, hindi nila nakikita. So makikilala nyo rin yung mga wholesale buyers. So makikita nyo sila via photos na ipapadala nila, tsaka mga Skype, Skype videos, and also pwede rin naman kayong magpapunta doon ng representative nyo. At ang chika pa nga dito, kasi island siya, sa gitna siya, diba? Libreng boat tour, libreng lunch, yung mismong in-harvest nyo. So ganun. So talaga namang medyo may hype and excitement sa mga kapwa nating OFW. So yung mga sinabi nilang ito, Annalyn, ay nagkatotoo ba yung mga Skype calls na yan and pictures, mga ganyan? Okay, yung sa part ng mga kaibigan natin na nag-invest, no, sa Singapore, nagkaroon naman po dun sa unang harvest nila, which is yung harvest takes 5 to 6 months on the average. 10,000 fingerlings po yun ng tilapia on a cage na 30 square meter yung laki. So medyo nagkaroon lang ng signal, syempre internet connection issues. So may mga actual photos naman na pinadala ng mga harvest ng tilapia na nakumpa dun sa cage nila. Pero kailan nagsimula? Kailan ito pala? Kailan tong project na to? Ang actual project na ito, no, started March to May of 2016. Ah. Pero ngayon, meron pa rin mga ganitong projects, ibang company. Yes. I think yung iba is may under na sa government, no? Pero ito po, ito pong ina-case study natin na ito is a private company. So ano yung mga warning signs natin dyan na nakita? Okay, so ang nangyari po is actually after magkapirmahan, magkabayaran ng investment, so yung isang cage po is 50,000 minimum. So then 10,000 fingerlings nga po yung nandun. So dun pa lang sa una, meron na tayong delay dun sa construction ng cage. Kasi, syempre, para yun sa'yo, nakapangalan sa'yo. Then, walang, parang kailangan mong laging humingi ng progress report. Parang kailangan mong kulitin. Asa na ba yung cage ko? Naitayo na ba? Naihagis na ba yung mga fingerling? So, yun yung unang-unang warning sign na naranasan ng ating mga kapwa OFW. Okay. Pero nagkaroon naman po ng harvest. Ayun nga, may mga pictures na pinadala. So, yun lang, after the initial harvest,
yung payout, hindi na-realize. Pila-asa. So, so, ang sabi nila, yung kasi, di ba, nagbebenta sila sa wholesale buyers, hindi pa na bayad sa kanila. Kumbaga, nakuha na yung produkto, pero hindi pa na ibabayad sa kanila ng mga namakyaw. So, ito po, yung nakikita niyong photo on the left, this is the actual harvest. So, makikita niyo yung mga kilo ng mga tinimbang nila. And 27 pesos per kilo yung benta, yung bentahan dito. So, ito po, 26,000 supposed to be yung madideposit sa account ng nag-invest. For 1 cage lang yun, ha? For 1 cage lang. So, for 1 cage. Okay. Tapos, so, ayan yung ano. Ito, no? Ito na po yung reporting nila. Yes, opo. And then, supposed to be, after 5 to 6 months, magkakaroon ulit ng another harvest. Kaya lang, dito na nagsimula yung medyo follow-up ng follow-up. Wala na talagang sumunod na harvest. And then, after 3 or 4 months, so exactly 1 year after the construction ng cage, almost there, nag-declare na po sila ng bankruptcy. Right. So, pero itong ano, paano nalaman ng mga OFWs ito? No? At bakit nag-join yung mga OFWs? Opo. So, yung mga OFWs po kasi natin sa, during this time, no, Singapore and Dubai po yung alam natin na talagang may mga involved investors dito. So may mga grupo po na pumupunta doon to promote yung mga ganitong investment scheme. So syempre tayong mga OFW, meron tayong ano, parang eagerness to mapalaki yung ating pera na mas makakatulong naman. And then ang promotion pad po natin dito is makakatulong kasi sa community. Ito daw aquaculture na ito. And then back up din siya ng mga ibang group na sinasalihan ng mga OFWs natin to learn mga ang chika is to promote financial literacy. So ayun po. Oo. So yun ano, parang marami kasi sa mga OFWs nga ay sabik na mag-invest, maraming pera, ganyan. At yun din, gustong lumaki yung pera, gustong tumulong. At yun nga, naging masama yung experience. So, hindi po dapat talaga tayo nagpapadala, ha, sa mga excitement na ganyan. Actually, alam mo, Annalyn, kapag yung mga ganyan ng mga investment at na-excite yung mga tao, ako ay kinakabahan. Ganyan. Ganyan talaga yung nararamdaman ko. So, dito sa case study natin, no, so nagkaroon nga ng tinatawag na syndicated estafa, no? So, sino yung mga nag-complain? Okay. So after po kasi noon, nung nag-declare na sila ng bankruptcy, nabalitaan na lang ng mga OFWs na po, mga after few months na nagkaroon na sila ng kaso for syndicated estafa. And in fact, nakulong na sila. Dalawa yung mga incorporators na nakulong. Pero meron pang ibang at large. So nakulong talaga? So ibig sabihin may panlilin lang talagang naganap, ano? Parang, yes po. So, ano yung mga pinapakita nilang mga harvest? Meron po talaga. The problem is, kasi po ito, nalaman na lang din talaga namin yung buong problema after nang nagkaroon na ng syndicated estafa case. Kasi talagang all over the news. So, aside from OFWs, meron pong mga nandito sa Pilipinas, mga policemen, lawyers, ganyan, nakasama. Ang nangyayari po pala is after they declare bankruptcy into one company, magpaparegister sila ng isa pa. Different naman. Meron silang mga agribusiness. Meron pa daw contracting and hauling na government yung kumukontrata sa gobyerno. Kaya siguro may mga police at may mga lawyers na involved na investors din. So, series of different business jumping from one business to another. So, kaya doon na po nagkaroon ng syndicated estafa. So, nung nakausap mo itong mga OFWs na to, ano yung mga lessons learned in this kind of investment? Okay. So, ang ano po talaga is, una, i-check natin yung track record. So, pag binabalikan yung presentation ng company na ito,
3 years lang po pala talaga yung operation nila. And syempre, masyadong highly lucrative eh. Ang taas ng yield nung ino-offer nila. Hindi kayang i-duplicate yung ganun. Gaano kalaki yung binibigay na return? 60-40 kasi siya. Sir, di ba yung unang ang unang harvest? Actually, yung based dun sa unang harvest, 1 year ROI ka na. Tapos 8 year yung contract. Oh my God! Sa 26,000 na yun eh. Eh, 2 harvest ka. Uh-oh. Eh, 1 to 1.5 years. True. So, alam mo no, marami kasing nagsasabi na, ah, okay lang yan, risk taker naman ako. O yan, yung mga risk takers, o, edi nawala yung mga pera nila. Nung diba? Dati, pinatawag pa namin to na, ano ba to? Tuition fee, kasi parang learning daw. Pero nako, tigilan na natin yan. We really need to learn and align the investment with the purpose kung bakit ba tayo nag-i-invest. So, isa pa nga sa mga nakita namin, so yung skills must match the business venture kasi yung mga nag-aquaculture pala na ito, may mga nurse pala yung pinaka-may-ari. So, nursing talaga yung background niya. So, doon pa lang parang may mismatch. Then, ayun nga, ang bilis ng ROI, kaya naintanyo din talaga yung mga investors. And, ayun nga, yung pinaka-importante for me is the investment should match your purpose. Kasi marami po ditong nag-invest is for retirement. So, kasi nga, 8 years eh. No? Oo. Oo. Pero, ang tanong ko lang ay, So, yung sabi nyo kasi yung company ay 3 years na in existence. Meron bang nakausap yung mga OFWs na ito na nagsabi na nag-invest kami dito at saka nakakatanggap kami? This is the first investment. Yung sa Singapore po, yun yung unang nag-offer sila ng investment. So 3 years na silang operating sa own company corporation lang muna nila. Then nung nilabas nila investment scheme, that was after the 3rd year of their operation. Pero sadly, hindi nga na-replicate yung performance nila before. Correct. At tapos usually, ang mga naririnig ko pa dyan ay, nako, uy, okay lang to kasi 25,000 lang naman o 50,000 lang naman ang ilalagay mo, di ba? Hindi mo naman nilagay lahat, kumbaga. At kung mawala man siya, ay okay lang. Di ba? May mga ganung mga linyahan pa dyan. Yes, parang invest money that you can lose, sabi nilang ganyan. Nakakaloka. At nanuloko ka talaga ako dyan, Annalyn, di ba? Parang ako ha, malaki naman ang kinikita ko, pero hindi ko talaga kaya sabihin yon na invest money that you can afford to lose. Meron ba talaga tayong maa-afford to lose na money? Kaya nga, especially kung hard-earned monies ng mga OFWs natin, di ba? Tapos, very, very wrong talaga na perception. Kaya lang, yun lang. At saka, Sir Vince, hindi lang naman isang cage ang in-invest ng mga tao dito. Yung iba, 500,000, one go. Oh my God. Ayun. Anyway, so ayan po ha, yung ating mga, summarize lang natin yung mga lessons learned dito ha, ng investment na to on tilapia aquaculture. Kailangan may track record assessment, kailangan titignan natin may skills and matching yan no, doon sa business venture. Be very, very doubtful about high returns. Ako nga, di ba, kapag investor, ang gusto ko na rate ang sweet spot ko ay 7%. Kapag ito ay tumaas na, naging 12%, ganyan, medyo magtanong ka na kasi mataas na yun masyado, ha? And then, avoid natin yung magiging madadala sa mga emosyon na nahahype. Diba? Parang nasimulan ng isa, uy, dahil naglagay si ganito, maglalagay na nga rin ako. O, ayan, sama-sama kayo, nadamay-damay, diba? Iwasan natin yung mga ganong mindset, no? Tapos talaga, ang titingnan natin, ito yung purpose ng pag-i-invest ko. Tama ba na sa ganito kaumpisa na investment ko ilalagay, na wala pa kaming, kami yung unang mag-i-invest, walang track record kung ano man yung experience ng ibang investors. Okay? So kung pang-retirement mo to, that is not money that you can afford to lose. Diba, Annalyn? True. Ayun.
Sige. So maraming salamat, Annalyn. At syempre, yes, salamat, Sir Vince. Ang ating tagline, ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Ayan.